Ah guys, kanina ito pala, kumakalog siya. So okay pa naman yung mga bearing niya. Mukhang bagong palit. Ang problema pala nito, baligtad yung lock doon sa ilalim ng pulya na yan. So ngayon okay na ulit siya. So napalitan siguro natin nung gumagawa. Tapos baligtad yung nakikabit na lock. Kaya kumakalog-kalog siya. Ngayon wala na siyang kalog. So mga guys, ngayon isusuksok na natin yung sigunyal niya. Hahanapin muna natin yung timing ng gear niya. So ito, ayan. Nakita natin may dalawang tuldok. So yung nagbaklas nito, gumawa siya ng sariling timing. Ayan, binuhita niya. Pero tayo susundin natin yung original. Dahil hindi naman natin kilala yung nagbaklas. Ayan, dalawang tuldok. Papagitna natin yung ito, isang tuldok. Okay, sasaksak na natin ngayon yung sigunyal. Go! So yan guys, tinagilid na namin para mas madaling isaksak yung sigunyal. Tsaka tinanggal na namin yung ano, isang lock lang naman na tornilyo, yung camshaft. Mamaya na lang natin ito timing. So yung mga master nga pala nating mga mekaniko dito, ito si Rodrigo tsaka si Jame. Ayan, yung mga magagaling dito. So dito pala nakalagay yung lock. Ayan, dyan. Para hindi bumugat ang camshaft. Itatapat natin yung alignment, yung dalawang butas dun sa isang butas. Yan, ayos. Napakagaling. So ilagay mo na yung lock. Rodrigo, na tinanggal mo yung lock. Dito yan, dito. Igotin mo. Ayan guys, ikita na lang natin yung pinakalock ng bearing. Sige. So mga guys, nalagyan natin ng silastic, silicone, ganon. So kahit ano, basta, kasi dito sa baba na to, mga guys, dito naiipon yun lang, kaya lagyan natin mabuti to kasi papatak-patak yan. Masakit sa mata, tapos kakatas-katas. Lagyan mo dito yan, papakita natin yan. Ito yung camshaft niya. So ito yung governor, ito yung lumalabas. Si nagko-control ng galit. Pag nahihirapan yung makina, tutulak. Ayan, magagalit yung makina. Itutulak dito sa plunger. Ito guys pala yung ano, injection pump niya. So binibira yan dito nung cam na to. Ayan. Tapos lumalabas yung diesel. So ito yung ano, sa makineta naman. Kung mag-i-start tayo, dito naman yung tatama sa starting handle. Ito naman yung kanyang accelerator. Tumatama naman yan dito. So guys, ito naman yung ano, yung breather niya. Ayan, makikita natin dito yung kanyang breather. So ayan, yung hose niya. So para yung hangin hindi maipon dito sa loob ng ating makina. So biling mo nga Brad, biling mo. Pakita natin yung kabilang side. Ayun. So pagka magbi-bleed tayo, baka mo naman dito. Sana mataas. Pag magbi-bleed tayo, pwede namang ito lang. Ayan, gaganon-ganon nilang natin yan. So, binobomba niya yung injection pump. Lalabas naman dito yung diesel. Ayan, so ito yung makineta. Yun lang kasimple yung mga boss. Ayan, so isalpak na natin. Siguraduhin lang natin na papasok dito yung ano, granahin ng starting handle. Okay, lapat na lapat. Napakaganda ng pagkakalapat mga guys. Ito pala guys yung ano niya, drain kung saan tayo mag-change oil. Ito yung nakalimutan nung dating gumagamit. Nakalimutan niya mag-change oil. Kaya kusa nila natuyo yung makina niya. Ayan, ito naman kadugtong nung nozzle tip. Ito naman yung papasok ng gasolina. So ganun lang kasimple yung makina natin. Konti lay naman sa loob.
So lalagyan ng mga tornilyo. So sana umandar. Andar ba yan? Sigurado. Sigurado hindi andar. So ngayon nailagay na natin yung mga bago nating ano, piston ring. So pang ano yan, Mitsubishi, pasok sa, ay no, pang ER65 na pang Kubota, pasok sa Mitsubishi SD8. Ayan. So ito, oil ring. Ayan. So maganda pa yung piston, nalang kalugo. So mga guys, yung ano, yung mga butas o yung mga pagitan, huwag natin ang natin pagtatapat-tapatin yung mga pagitan ng mga piston ring, yung mga biyak niya. So huwag natin pagtapat-tapatin para mas maganda yung presyo niya. Ito yung mga daan niya ng tubig. Ayan. Ito yung sa tubig din. Ayan. Ito yung push rod. Ganda, maganda yung lapat ng piston. Okay. So nga guys, ayan, kinakabit na rin natin yung blower. Tapos kinakabit na rin yung connecting rod. So mga guys, yan yung ano, yan yung pulley sa ano, likod ng flywheel. Ba't tinanggal pati yan? Yung mekanikong una. So, ihanap na lang natin ng mga kalapat na tornilyo. Yan yung ano, yung cylinder head gasket natin. So, kailangan linisin muna natin mabuti ito. So, pagka madumi kasi minsan tumatagas. Yan. So, yung iba naglalagay dyan ng mga adhesive, naglalagay ng mga silicone. So, kami hindi kami naglalagay ng kahit ano. Kasi minsan yung pa yung nagdudulot kung bakit sumisingaw. Pagka nasunog, ayun, dun pumapatak, dun nagli-leak yung cylinder head gasket. Yan, dito naman nakalagay yung push rod natin. Tapos, isasaksak natin tong head. Dito. Yan, bali dito lalabas yung dalawang push rod. Sige. Nilagarian mo pa gano'n, no? Para mawala yung tama. Ang laki ng kunya.
flat washer. So nilagyan natin ng ano, silicone gasket para walang katagas-tagas. Buti na lang, miski pa paano, kompleto yung mga tornilyo niya. Yung nawala niyang tornilyo, yung mga madadali lang hanapin. Ayan. So kung minsan gumagalaw-galaw to, dito tayo mag-a-adjust. Yung tumatama sa barbula, malamang nakadikit na halos. Bitan na natin to. Puro ano, mukhang vice grip ang pinantanggal dito. Puro pudpud lahat. So mga guys, mahalaga yung mga washer na yan. Yan ang pumipigil ng katas ng diesel. Ito naman guys, ay kakabit na natin yung pressure pipe. Yan. So ito, hindi muna natin masyado higpitan to. Ito lang. Magbi-bleed tayo pa may. So ito pala, kinabit na rin natin yung ano, yung injector o yung nozzle. So mga guys, pagkatapos natin ang lahat dito, kasi ganyan naghigpit tayo ng bulante, nakabukas pa yung harapan. So pagkatapos natin sa likod, ngayon pa lang tayo pupunta sa harapan para takpan na natin yung harap. Ayan. So hindi muna natin siya tinakpan kasi pagka nag ano tayo ng barbula, nag timing, tinitingnan natin kung nakatap na yung piston dyan. Tapos ang ganda ng ano nyo, oh. Original fuel filter. So dito nakalagay yan. Yan, hindi mababasag. Aluminum. Ngayon naman, magbi-bleed na tayo ng makina. So maluwag to. Tapos ikutin lang natin. So pwede rin naman yun, no? Testingin mo yun. Saan baba? Yun, galaw-galawin mo yung baba. Eto. Ganun. Pwede? Oo. Mitsubishi lang may ganyan. Sagad mo, sagad mo. Yan po. Alam mo. Lakas. So pagka naman yung mga makina nyo, wala ang bombahan na ganun. Sorry, Mitsubishi lang may ganyan eh. Iikutin nyo na lang na makineta. Ganyan. Oo, oh, dito. Yan, may lumalabas ng diesel. Okay. Mag-bleed ka na lang doon ng mano-mano. Ayan. Ito? Sige. Yun, sa baba. Ayan. Walang dala. Ay, naka-ano yan. Nakasagko. Iigutin mo. Okay. Oops. Ayan. Game. So, hintayin lang natin tumunog yung nozzle tip. Yan, narinig nyo ba yung tumutunog na yan? So yun, lumalabas na sa may piston yung nozzle. Ay, nozzle, piston sa nozzle. Yung diesel. Okay. Pwede nang paanda rin yan.
Yeah, sa unang bira, usok lang. Baka pangat pa. Mga ilang bira ba yan? Tatlo lang. Medyo singaw pa kasing konti yung ano yan, piston ring. Hello mga guys, so tapos na yung makina natin. Okay na, umandar na siya. So maganda pa yung plunger niya, maganda pa rin yung nozzle tip niya. So lagi lang natin tatandaan pag magbabaklas tayo ng makina, kung saan galing yung pyesa na yun, doon din natin ibalik. Tapos kung hindi nyo maalala, so pwede na naman videoan nyo, picturean nyo yung makina habang binabaklas nyo para alam natin kung saan natin ibabalik. Tapos, lagi nating ipaalala dun sa mga gagamit na alagaan yung langis. So, laging mag-change oil, laging i-check yung langis pagka papaanda rin yung makina. So, kahit ganitong bulok na na makina, so, tatagal pa rin talaga. Kasi, maganda yung mga gamit niya. Matitigas yung mga gear niya, matigas yung liner, piston, piston ring, tsaka barbula. At isa pa dito, aalagaan natin yung cooling system. Yung radiator niya, dapat maganda yung tubig. Laging may tubig, laging dinadagdagan ng tubig kung nagbabawas, at saka lilinisin din yung air cleaner niya. Bukod doon, kailangan din natin napalitan yung filter sa kanyang baso, sa fuel bowl, para naman hindi madumi yung may higop na diesel. Okay na guys, gumagala na. So, gawin nyo lang yung sunod-sunod na yun, itatiming nyo lang yung gear, papalitan nyo yung papalitan, linisin, palitan ng piston ring. So yun lang. Thank you for watching.